ipag-pray muna natin para dapat huwag natin husgahan muna sila, no? Ipag-pray muna natin. Kasi hindi naman tayo mismo ang makapag-work sa kanila, kundi ang Lord naman eh. Kasi si Lord eh, hindi naman, kasi sabi nga ni Lord, nandyan si Lord sa katapusan ng panahon. Kasi hindi naman tayo, kita tayo mismo ang makapagbabago, kundi si Lord. I-example lang tayo. Tayo lang ang magbigay ng advice sa kanila. Ibigay lang natin yung kung anong tama, kung anumang pinahayag ni Lord para sa kanila, sa atin. Dapat kahit isang taon pa yan, limang taon pa yan, hintayin natin yung realization nila sa buhay. Ma-realize nila na talagang nawala pala ako sa paanan ng ating Panginoon. Nawala pala ako sa totoong mga kaibigan ko. Dapat mahintayin natin yung tamang oras. Hindi naman kaagad-agad na bigyan mo sila ng this kind of characteristic friends. No? Hindi naman lahat na madalian. May panahon at time yan. No? Kaya nga, huwag tayong, ang gusto lang ipaabot ko sa inyo na hindi nila makikita sa atin yung reliable friends. Dapat may reliable friends tayo. Tulad ng ating Panginoon. No? Kasi sabi sa Proverbs chapter 18 verse 24b, but there is a friend who stick closer than a brother. Mayroon tayong kapatid na nanatili higit pa sa ating kapatid. Hindi pa muna ngayon, darating yung araw na marating din ma-realize mo yun. Kaya nga, tayo bilang isang Kristiyano na kaibigan, isa tayo sa magbibigay sa kanya. Amen.